At ito na mga farmer, yung ating nakuha, no? Sobrang dami nito mga farm, yan, no? Sa mga farmer, paborito ni Blake yung Madridi Agua, no? Madaraw mga farmer at welcome na naman din sa ating panibagong vlog. So ngayong araw na to mga farmer ay magsisidling tayo ng Madridi Agua, no? Kasi ngayon yung mga tanim natin doon ay malalago na. So marami na siyang sanga na pwede nating gawing seedling. So magtatanim tayo ng marami mga farmer kasi nga napakaganda pakain yun sa mga alaga natin. Pwede sa baboy, sa manok or di kaya sa mga baka or pwede rin sa kambing. So napakaganda pakain yun sa mga alaga natin mga farmer. At syempre makukuha natin ng libreng libre lang. So shoutout nga pala kay Miss Rafaeline Rajel, no? Kasi nga nag-message siya sa atin at gusto raw niya na umorder ng Madridi Agua ng mga cuttings or di kaya ay rooted na. So ngayon ay papakita ko sa inyo mga farmer kung paano natin i-seedling yon. At kay Ma'am Rafaeline Rajel, so ito na yun ma'am yung nire-request nyo na ipakita ko yung mga rootings natin or cuttings ng mga Madridi Agua na bibilhin ninyo. Okay, so bago tayo magsimula mga farmer ay gusto ko munang magpasalamat sa inyo, no? Kasi nga sa ngayon po ay malapit na tayong umabot ng 6,000 subscribers. So hindi talaga ito mangyayari mga farmer kapag ka hindi sa suporta ninyo. So maraming salamat talaga sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa aking channel, sa mga solid subscribers natin, supporters, at syempre sa mga solid viewers natin na laging nag-aabang sa ating mga videos, at lalong-lalo din sa mga OFW na nagugustuhan yung mga video na ginagawa natin. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga farmer ay please consider subscribing na at pakisama na rin yung notification bell para every time na may bago tayong upload ay updated po kayo. Let's go! Update ko muna kayo mga farmer sa mga anak ni Blacky, no? So itong dalawa na itong mga farmer ay dalawang lalaki ito na anak niya. So kanina nga ay kinapo natin to. Yan, so tingnan natin yung bago nating kapo ng mga biik. Ayan, no? Tayo. Ayan mga farmer, may mga sugat pa. Okay, so dalawa lang kasi na lalaki yung sa anak niya mga farmer. Tatlo ito sila, kaya lang ay babae yung isa. So kanina nga ay kinapo natin. So hindi na natin pinakita mga farmer kasi nga sabi ko nga nung nakaraan ay nire-restrict ni YouTube yung mga ganitong content, no? Yung may mga dugo-dugo. So hindi na natin pinakita yan. So kung gusto nyo makita mga farmer kung paano tayo magkapon, ay may ginawa tayong video nung nakaraan na actual na pagkakapon natin. So pakicheck na lang mga farmer at ilalagay ko yung link sa ating description box para nasa ganun ay ma-check nyo po. So tulad yan ang sabi ko sa last vlog natin mga farmer, yung first batch natin ng mga biik ay ubos na. So etong second batch natin ay naka-reserve na rin. So ayan mga farmer, oh. Kitang-kita naman kasi sa katawan, kaya marami yung pumupunta dito at gusto nilang kunin sana lahat, kaya lang ay naka-reserve na. Yan, so ang lalapad ng likod, no? So nasa 30 days pa lang kasi ito mga farmer. Yun yung isa sa pinakamalaki, oh. Yan si Damulag. Tapos ito rin yung isa. Yan, naka-reserve na yan lahat mga farmer. Yan, oh, gaganda ng mga katawan kasi. Kaya gustong-gusto ng mga buyer ito. Ito naman mga farmer, yung 4 days old na anak ni Black Mama, no? Yan. So, sa nagtatanong pala mga farmer, no? Kung anong lahi ng ating inahin. Yan, so ulitin ko, half native ito. Ayan, pero sobrang laki niya mga farmer. Kaya yung mga biik niya ay di halatang native. Sabi nga kung di nga lang itim yung mga ibang biik na yan ay hindi talaga mapagkakamalan na native yan. Kasi nga kitang kita naman sa katawan nila mga farmer. O yan, 4 days old yung mga biik na yan. Lalo yung mga itim mga farmer, ang lalaki. Yan, ang liliksi pa niyan. Yan, kakatuwang tingnan. Yun yung isa sa malaki mga farmer, puti. Tapos itong itim, ang lapad ng likod, oh. Yun din. Nakapagtanim na rin tayo dito mga farmer ng Madridi Agua, no? Dito sa gilid ng kulungan ni Blacky, ayun. So ayan siya mga farmer, oh. Ayan si Blacky. Tapos dito lang yung mga tanim natin na mga Madridi Agua. Nung last week lang natin ito na itanim mga farmer, yan. Yan, so marami na yan dito mga farmer hanggang doon sa may dulo yan. Tapos pa ikot doon. Tapos doon ito pala mga farmer yung gamit natin na garden soil, no? Yan, so pinaghalo itong carbonized rice hull, tapos lupa at yung cow manure. Yan, so ito yung mga farmer yung pinaghalo. Yan, ito yung mga carbonized rice hull natin. Tapos
yung cow manure mga farmer ng mga baka namin. Andito tayo yung mga farmer sa taniman namin ng Madrid de Agua, no? Ayan. So nakita natin sobrang lago na ng mga dahon nila at sobrang daming sanga mga farmer. Ayan, so papunta pa yan dun sa may kabila. Ayan, so yung kukunin natin dito mga farmer ay yung mga matatanda lang na sanga, no? Ayan, kagaya nito, okay na to. Tapos ito sa baba, ayan. So mamaya mga farmer ay pakita ko sa inyo kung paano natin tatanim to, no, na talagang mabubuhay sila. Okay, so tara mga farmer, kuha tayo ng maraming sanga. Kasi nga kukunin na natin lahat ng matatanda dito para itanim. At yung mga dahon nila ay bibigay natin sa mga alaga natin. At ito na mga farmer yung ating nakuha, no? Sobrang dami nito mga farm yan, no? Yan, dami nitong seedling kapag ka pinutol natin mamaya. Yan. So ang kagandahan dito sa pagpruning natin sa Madrid Agua mga farmer ay mas lalo pa yan na lalago. Kasi nga sa mga buko na ito mga farmer, yan, tutubo ulit yan dito yung mga bagong sanga at lalago yan. Yan. So marami pa doon mga farmer, oh. So hindi ko inubos yung sanga para may kukunin pa rin tayo sa susunod. Tapos dun pa sa may kabila mga farmer hanggang dun. So ito lang muna mga farmer yung kukunin natin ngayon. Kasi nga sayang din yung dahon kapag inubos natin lahat. Yan, bibigyan natin yan mamaya sa mga alaga natin. Yan, tiba-tiba sila yan mga farmer. So tara mga farmer, pakita ko na sa inyo kung paano natin to si seedling. Kung paano yung proseso ng pagtatanim ng Madrid de Agua. Marami rin kaming tanim dito mga farmer na malunggay, no? Yan. Ginawa na naming bakod dito yan sa taniman namin, no? Yan, puro malunggay yan, tapos buhay na rin lahat. So napakabilis lang tumubo yan mga farmer at maganda rin pakain sa mga alaga natin. Yan, vitamins din yan sa kanila mga farmer. At yan yung mga saging natin, no? Tataba na rin. Yan, so dun sa may dulo yung ating Madrid de Agua. So ito mga farmer, nakapagputol na tayo ng mga sanga, no? Yan, so sobrang dami nito mga farmer, yan. Okay, so naputo ko na yan mga farmer, tapos yung mga dahon na yun mamaya ibibigay natin sa mga alaga nating baboy na native. Kahit sa mga manok mga farmer ay kinakain nila yan. So sa pagpuputol pala mga farmer ng ating mga cuttings ay napaka-importante lang yan mga farmer na meron tayong ibabaon sa lupa, yan, yung isang buko. So minimum mga farmer ng dalawang buko mga farmer, no, yan. So yung isa dapat ay ito nakabaon sa lupa. Tapos ito ay nakalitaw. So ito yung mag-produce ng mga ugat. Yan dito. Tapos dito naman ay yung mga bagong sibol na mga dahon or mga sanga. So kung gusto naman natin mga farmer na marami agad na sanga yung tutubo or si sibol, yung gawin natin, yan, tatlo or apat na buko yung tatanim natin. So isa yung nakalubog. Yan, isa yung nakalubog. Tapos dalawa yung nakalitaw. So dito yan mga farmer, mag-uusbong yung mga bagong sibol na mga sanga dito, yan. So kung gusto natin paramihin yung sanga agad sa pagtatanim natin, yan, yung ito yung gawin natin, yan, maximum of 3 to 4 na natawag dito sa English or Tagalog, basta dito sa amin ay buko yan mga farmer, no, yan. So tulad dito mga farmer, apat ito, 1 2 3 4. So isa yung nakalubog, tapos tatlo yung nasa itaas. So dito yan mga farmer, mag sisilabasan yung mga sanga, yan, 1 2 3. Okay, so napaka-importante rin mga farmer na siguro mga isang dangkal yung haba, yan, para syempre pagkabaon natin sa lupa ay may nakalitaw pa rin. Okay, so tara mga farmer, tanim natin. So pakita ko sa inyo paano natin tatanim. So meron tayo itong yan, kaang, plastic na kaang. So malaki na ito mga farmer, so pwede tayong gumamit ng maliit lang, no, kaya lang ito yung available dito. So ganito lang mga farmer, yan, isang buko, tapos isang buko sa taas, yan. Tutusok lang natin yan. Siguraduhin natin mga farmer na nakalubog yung isang buko dun sa ibaba, no, ng lupa. Tapos ito yung sa taas na nakalitaw, so dito yan lalabas yung mga dahon niya or mga sanga. Okay, so isa pa example mga farmer, tulad nito, no, yung apat na buko, 1, 2, 3.
So 4. So isa yung nakalubog. Okay. Isa yung nakalubog. Tapos tatlo yung nakalitaw. 1, 2, 3. Okay. So sure ball agad yan mga farmer na madami yung magiging dahon niya or magiging sanga niya pag tumubo na ito. Okay. So tara mga farmer. Tatanim na namin to lahat kasi nga medyo marami ito. So di ko pa nabilang pero siguro nasa 100 puno ito. So tara mga farmer, umpisa na natin ito. So napakasimple lang ito mga farmer, no? Yan, tusok-tusok lang. So mga farmer na, itanim na natin lahat yung mga cuttings natin, no? So lahat-lahat yung mga farmer ay nasa 150 pieces. Yan mga farmer, oh, yan. So sobrang dami. So siguro sa mga susunod na linggo mga farmer, ganito rin karami yung tatanim natin. Kasi nga meron pa doon, dami pa doon na mga cuttings na pwede nating gawing seedling mga farmer, no? Kaya nga lang ay di natin pwedeng pagsabayin kasi nga sayang yung mga dahon. So yung ngayon lang mga farmer ay pangbigay lang din natin dun sa mga alaga natin para hindi masayang yung mga dahon. So tara mga farmer, diligan na natin to para maging okay sila. Kapag ka nagsisidling pala tayo ng mga Madrid de Agua mga farmer, siguraduhin na natin na hindi siya direktang naarawan, no? Yan, so dito yan sa may baba ng bubong or pwede rin sa may mga baba ng puno mga farmer, no? Yung mga hindi talaga tinatamaan ng diretsong sikat ng araw. So kung tatamaan man din ay siguro yung katamtaman lang, yung hindi talaga yung tirik na tirik yung araw. Okay, so ayun mga farmer, so antayin lang natin yan siguro mga 2 weeks to 3 weeks. Yan ay magsisimula na yan na sisibol yung mga tanim natin na Madrid de Agua na yan. So ngayon mga farmer ay bibigay natin yung mga dahon dun sa mga alaga natin, no? Kasi nga nagugutom na rin sila. At papakita ko sa inyo kung kano nila kagusto yung Madrid de Agua natin na mga dahon na kinuha natin dun kanina sa ating mga tanim. Let's go! Hey, mga farmer, paboritong paborito ni Blacky yung Madrid de Agua, no? Tsaka yung big mga farmer isa lang dito kasi nga yung kasama niya ay kinaponan kanina, no? Yan. So isa, nag-iisa lang kasi yung babae dyan mga farmer sa kanila, sa tatlo sila, isa lang yung babae tapos dalawang lalaki. Yan. So kung nakikita nyo, kumakain na rin yung ating big. Yan si Blacky mga farmer. Ayan, gustong-gusto niya rin yung mga ganito. Mga dahon. Lalo na yung mga kangkong tsaka talbos ng kamote. Tapos ito, Madrid de Agua. Ayan. So, ganito kaganda mga farmer. Mag-alaga ng native, no? Napakatipid. Tipid tayo sa pakain. Ayan mga farmer, may mga bawas na rin yung mga nilagay natin dito sa ating mga manok. Oh. Ayan, so busog pa kasi sila. Kakapakain pa lang natin, kaya hindi pa nila pinapansin yung nilagay natin na Madrid de Agua. Pero kung nakikita natin, may mga bawas na yan mga farmer, oh. Yan. Yan, pinagpipista na rin ng mga pato yung mga Madrid de Agua mga farmer, oh. Yan. Gustong gusto rin nila. Yan, so ganyan lang para may matuka sila at hindi sila maboring dito. Yan. Pagka nagugutom sila, tuka lang sila ng dahon ng Madrid de Agua. Kaya napakaganda magtanim ng marami mga farmer para tuloy-tuloy yung supply. Kahit araw-araw tayo magpakain ay okay na okay lang. At matipid talaga tayo sa pakain. So yung mga farmer, tapos na tayo magsidling ng mga Madrid de Agua. So pararamihin natin yung mga tanim natin na Madrid de Agua. Kasi nga nakita naman din yung mga farmer kung gaano kagusto ng mga alaga natin dito. Yung mga ganong klase ng pakain sa kanila. So dito mga farmer, may kinuha rin ako dito ang mga
Yan, gabi yan mga farm, ligaw na gabi. Yan, so lulutuin natin yan, tapos bibigay din natin sa mga alaga nating native. Kasi nga, isa rin yan sa mga alternatibong pakain natin sa kanila. Yan, so sa likod yung mga farmer, kumakain si Black Mama, no? Pati yung kanyang mga bake ay parang nakikisalo na rin. Ayan, so sana po mga farmer ay nakatulong itong video na ito at may nakuha na naman kayong idea, no? Sa ating ginawang video ngayong araw. So sana po ay huwag kayong magsawa na manood at sumuporta sa aking channel. So bago tayo magtapos mga farmer ay syempre may pa-shoutout ulit tayo sa ating mga sulit na subscribers na lagi nag-aabang sa mga uploads natin. Ayan, so shoutout kay Sir Jerry Merabel watching from Zambales. Georgie Duga-Duga, yan, parati rin siya nanood sa mga video natin. Yan, so shoutout din kay Ma'am Trish Mosup, yan, Arginalika, yan, sa nating kababayan dito sa Aklan, yan, kay Sir Don Focus, kay Sir Roderick Ramores na isa rin na parating tumatanghilay sa ating mga videos at marami daw siya na nakuha ng mga ideas sa mga ginagawa natin dito. Shoutout din kay Mama Zen sa nag-suggest na lagyan daw natin ng asin yung ating niluluto ng mga papaya at malunggay sa ating mga inain. So maraming maraming salamat sa iyo ma'am sa inyong suggestion at mabuhay po kayo. Shoutout din kay Sir Mark Alvin Soreta, yan, so parati din niya na nagko-comment sa ating mga vlogs, no? At syempre pa-download din ako mga farmers sa mga YouTube channel nila Tom Sandy Vlog, kay Sir Frederick Vlog TV at kay Katanong TV. Ayan, so pabisita rin ako mga farmers sa kanilang mga YouTube channel at suportahan din natin sila. Ayun. So sa mga gusto magpa-shoutout mga farmer ay comment na kayo sa ating comment section para nang sa ganun ay may shoutout ko kayo sa ating mga next vlog. Yan, so make sure din na nakasubscribe na kayo at pakisama na rin yung notification bell para every time na may bago tayong upload ay updated po kayo. Okay, so hanggang dito lang mga farmer at hanggang sa muli. Happy farming!